Gusto mo bang magnegosyo kahit sa maliit lang na kapital? Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin ang pitong negosyong patok kahit sa maliit na puhunan. At isa pang patok ngayon ay ang pag-like sa ating video, pag-subscribe at pag-hit sa notification bell. Number 1, pre-selling or dropshipping. Isa ito sa mga negosyo na pwede niyong umpisahan ng maliit na kapital or kahit nga walang kapital at all. Sa ganitong uri ng negosyo, nagbibenta kayo ng produkto kahit wala naman talaga kayong produkto on hand. Medyo magulo, di ba? Pero basically, para lang kayong middleman na dumidirekta sa isang supplier. Halimbawa, nagbibenta ka ng iPhone worth 35,000 pesos. Tapos ang presyo ng supplier mo ay 30,000 pesos. Ngayon, kapag may bumili sa page mo, eh tsaka ka palang bibili sa supplier mo. Or if forward mo ang order sa iyong supplier. Tapos si supplier na ang bahalang mag-deliver ng order sa customer mo. So sa transaction na ito ay kumita ka na ng 5,000 pesos sa pamamagitan lang ng pagpo-post or pagpo-promote ng product ng ibang tao. Sabi nila kailangan mong gumasto sa FB ads or gumawa ng website or gumamit ng Shopify. Pero sa totoo lang maraming gumagawa ng pre-selling or dropshipping kahit gamit lang ang FB page at Instagram page. Personally, meron akong kaibigan na ganito ang kanyang negosyo. Yaman sa go ay nakapag-upgrade tayo ng cellphone finally after 5 years at kaya nalaman ko rin yung setup niya na ganito. Kaya naman sa ganitong business ang kailangan mong magawa ay number 1, magkaroon ka ng contact na supplier. Number 2, ipaliwanag mo sa kanya yung setup ng business mo. Kumbaga, pabor sa supplier yung ginagawa mo kasi parang pinopromote mo yung produkto nila for free. And at the same time, pares naman kayong kikita. So win-win yan both sides. So kahit anong product ang maisip nyo, pwede to. Pwedeng bag, pwedeng damit, sapatos, at marami pang iba ang pwede nyong i-pre-sell or i-dropship. Kahit na hindi mo na kayo gumastos ng malaki para sa FB ads or sa paggawa ng website. Kaya mag-observe ka na sa lugar nyo at isipin mo kung ano ang pwede mong ibenta kahit na wala ka talagang produkto. Number 2, merienda o snacks. Isa pa ito sa negosyong patok kahit na anong mangyari. Kasi tayo habang nabubuhay ay kailangan talaga nating kumain. Kung marunong kang magluto, pwede kang gumawa ng mga pangmeryenda. Tapos ibenta mo kahit sa bahay mo lang. So, dito yung mga siomay, kwek-kwek, banana cue, fishball, at marami pang iba na paborito nating mga Pinoy na merienda or snacks. Number 3, remittance and bills payment. Isa rin ito sa business na patok kahit na anong mangyari. Kasi hindi naman nauubos yung babayaran nating bills. Buwan-buwan may nagbabayad ka ng kuryente, tubig, cable, internet, yung iba merong insurance at iba pa na kailangan nilang bayaran. At meron ding ibang tao na nagpapadala ng pera sa ibang bansa or sa ibang tao. At sa ganitong serbisyo ay pwede ka rin kumita sa pagkakaroon ng service charge. Lalo pa ngayon at meron pa rin mga establishments na sarado. At yung ibang tao ay takot pa rin lumabas at lumayo para lang magbayad ng mga bills. So may mga nagka-cash in or nagka-cash out sa'yo. And let's say, ang singil mo ay 10 pesos per 500 pesos sa kada transaction. Iba naman, 10 pesos per 1,000 pesos na transaction. So depende sa'yo kung ano ang gusto mong maging rate. At hindi mo rin naman kailangan ng mga high-tech na program or software para magawa ito kasi kahit gamit lang ang GCash or Paymaya at iba pang mga payment apps na madadownload mo lang ng libre, ay pwede mo nang umpisahan ang negosyo na ito. Kailangan mo lang ng cellphone, internet at pondo doon sa mga app na gagamitin mo. Pabor rin to kung meron kang tindahan or pwesto, kumbaga extra income na rin at kung wala ka namang tindahan, ay pwede mo pa rin namang ito gawin. Basta malaman lang ng tao na meron kang ganitong uri ng serbisyo. At ako personally, meron akong kakilala na malakas ang ganitong niyang business at lagi raw na ma-max out yung digital wallet niya sa dami ng nagka-cash in. Number 4, made-to-order business. Itong negosyo na ito ay pwede nyo rin gawin kahit sa bahay lang. Kung marunong kayong magluto or meron kayong mga produkto na binibenta. Halimbawa, mga ulam, mga pansit, bihon, palabok, lomi, or mga customized na product like may kinalaman sa art, sa design, or sa mga printing, etc. So maganda rin siyang side income kahit mag-post ka lang naman sa FB page mo or sarili mong profile eventually. May mga kakilala or iba pang mga customers na posibleng umorder sa'yo. Number 5, delivery business. Dahil sa sitwasyon natin ngayon ay patok pa rin ang mga ganitong negosyo. Gamit ng gamit talaga yung mga app ng Grab, Foodpanda, Lalamove at marami pang iba. Kaya kung meron din kayong mga nakapark lang naman na kotse, motor or bike, ay pwede mo rin gamitin yan
para pagkakitaan kesa naman nakatambak lang dyan sa garahe or sa bakanteng lote. Kung may sarili kang negosyo, aba mas okay kasi hindi ka nagagasto sa ibang mga third party para lang makapag-deliver sa mga customers mo dahil pwedeng ikaw na mismo. Kung wala ka namang negosyo or produkto na binibenta, pwede mo pa rin namang i-offer yung serbisyo mo na mag-deliver ng mga produkto sa ibang tao. Pwedeng sa tao-tao lang or pwede rin sa mga negosyo na malapit sa lugar ninyo. Number 6, online selling. So sa ngayon ay patok na patok pa rin ang online selling. So kahit ano naman, posible niyong ibenta online. May mga nagla-live selling ng mga damit, mga laruan, mga sapatos, mga gadgets at marami pang iba na produkto. Kasi okay din na i-maximize mo na yung paggamit mo ng oras mo online or ng internet. Kung dati hindi ka naman kumikita sa kaka-social media mo or Facebook or Instagram mo, eh sa ngayon, posible ka nang kumita gamit ang mga ito. Kamakailan nga ay may mga nag-viral na mga nag-online selling at umabot pa nga ng ilang libong views ang nanonood sa kanya. At mula sa libo-libong views na yon, ay for sure may bibili rin naman sa mga produkto na binibenta niya. Pwedeng-pwede nyo itong simulan. Ang kailangan nyo lang naman ay number 1, produkto na ibibenta. Tapos internet at social media at posible ka nang kumita. At number 7, sari-sari store. So kahit nag-pandemic or nag-lockdown, isa sa mga negosyo na hindi tinablan ng mga ganito ay ang mga sari-sari store or mga grocery store. Kasi may mga tinda dyan na mga pagkain or iba pang mga bagay na kailangan ng isang tao para mabuhay. Ang kagandahan sa sari-sari store ay pwede mong gawin ito kahit lang sa loob ng bahay mo. Hindi mo na kailangan mangupahan or rumenta pa ng pwesto. Isa pang kinagandahan ng sari-sari store or grocery ay araw-araw meron kang benta or kita. Kaya hindi ka basta-basta ma-zero. Kapag may tindahan ka na rin ay marami ka pang posibleng ibenta or idagdag sa tindahan mo para mas lalo pang lumaki ang kita at benta. Tulad ng pagkakaroon ng loading business or nabanggit kanina na remittance or bills payment na service. Importante rin na iwasan mo lagi ang magpautang para hindi ka malugi kaagad. Hindi kasi mag-grow ang negosyo na ito kung palaging nawawala yung puhunan mo. Kaya importante na malaman ito ng mga bumibili sa'yo na hindi ka nagpapautang basta-basta. Hindi naman totoo na hindi ka na mabibilhan kung hindi ka nagpapautang. For sure, marami pa rin customers na bibili sa'yo as long as may binibenta ka. Mag-start small ka lang and eventually, palakihin mo na lang ng palaki yung tinda mo. Dagdag ka ng mga paninda and all. So ako personally, bias ako sa business na ito kasi nasa ganitong linya ang negosyo ng aking pamilya na malagrocery na ang tinda. Kaya alam ko na sa tamang pagpatakbo ng negosyo na ito ay magiging matagumpay ito at magiging patok kahit kailan. So itong pitong negosyo na ito ay ilan lamang sa mga example na pwede niyong umpisahan kahit sa maliit or sa walangan na puhunan at marami pang iba. Ang importante ang gawin mo ay hindi lang basta plano, nood or isip ng mga idea. Ang pinaka-importante sa lahat bukod sa mga ito ay ang action, yung pagkilos mo at pag-execute mo sa mga pinaplano mo. Kailangan mo lang namang subukan. Kung mag-fail at hindi maging successful, kaagad ay okay lang yan. Kasi ganun naman talaga. Lahat naman ng magiging matagumpay sa buhay or sa negosyo ay dumaan yan sa maraming pagsubok at kabiguan. Hindi lang natin alam, pero nangyayari yun. Kaya huwag kang matakot, kilos na. Kaya in summary, itong pitong negosyong patok kahit sa maliit na puhunan. Number 1, pre-selling o dropshipping. Number 2, merienda o snacks. Number 3, remittance and bills payment. Number 4, made-to-order business. Number 5, delivery business. Number 6, online selling. At number 7, sari-sari store. Kita-kits sa susunod na video. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless!